Amen. Okay. So, let's start. Matthew 7:11. Makamuliti kong verse. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father, who is in heaven, give what is good to those who ask Him? Now, if you look at this verse, it talks about God as our Heavenly Father. When you think about the ministry of Jesus Christ, the ministry of Jesus Christ is He came to reveal to see the Father. Now, na ayaw ko na rinigyan po ako ng blessing for many, many years, every day po, nagkakaroon sila ng revival, every night ng revival meeting, and itong revival to spread around the world. It is known by many people as the Toronto Blessing, pero pag tinanong mo yung mga leaders, mga tao sa loob ng Toronto Blessing, yung mga nag-a-attend ng Toronto Blessing, yung nag-a-attend ng church na yun, they would say, they would not call it a Toronto Blessing, they would call it a Father's Blessing. Kasi predominant message po ng Toronto Blessing is about the Father, it's about the Father's love. No? And it's also interesting, yung date na nagkaroon ng outpouring, yung first outpouring sa Toronto, it was on a Father's Day. Maraming sila speaker, of course, may very topic, but maraming times ang topic has to do with the Father's love. Jesus came to reveal Himself as a Father. Naalala ko, nandun kami sa revival years ago. At first time, it took yung Abba Father, and then, I don't get it. You know, I don't really get it. Alam ko, may sinasabi si God about being a father, and I know even sa revival, marami kayong revelation about God being a father, but I think, it's just, itong taon lang, kung sabihin natin, mas naiintindihan ko, him being a father, para to the point na sinasabi ko, wait, father pala siya, no? Ngayon ko na nalaman to. Alam mo sometimes yung revelation eh, alam mo na, kasi bigyan nagkaroon ka ng bagong pananaw, bagong revelation, wait, hindi pala kilala siya. Kasi after ilan years, yung dati akala ko kilala ko siya, hindi ko na siya kilala. So, when we talk about the Father, that God is our Father, hindi lang siya Father as in title niya, hindi na siya Father kasi not by spiritual children niya, kaya Father natin siya. But it's more than that, it's because He has a Father's heart. Napakasimple lang po yung title natin ngayong gabi, if God is your Father. I want you to look at the Bible from the perspective that God is your Father. For many, many years, I've been reading the Bible, the same verse, and meron akong filter. Alam mo filter? So, meron ka ng 3D. Tapos may salamin ka. Kami filter yun. Pag kami application, kami picture, kami filter. Kasi filter mo kulay blue. Isang iba-iba klaseng art, no? Graphics, okay? Magiging black and white yung picture. But may filter yan. You're looking at one picture, pero nagkakaroon ng filter. So, yung filter mo black and white. Hindi black and white yung color yung picture mo, pero nagmumukhang kulay black and white. Now, we have filters sa eyes natin for many times, for a long time. May filter ako kung binabasa ko yung same Bible. May filter ako that God is not a Father, God is Judge. Or God is Lord. And a lot of Christian revelations sila na God is Lord. And ito, Lord siya, Almighty, Kumapuyo. But more than that, He's a Father. In other words, Lord siya, pero sa atin, He's a Father. Maintindihan nyo. Kung yung atay mo yung presidente ng Pilipinas, okay, o sa ibang tao, presidente siya sa'yo, dati siya. Okay, o yung tatay mo sabihin natin isang judge ng Pilipinas, sa ibang tao, judge siya, pero sa'yo, dati siya. Then I want us to change that area. So yun yung prayer ko tonight. May sinabi si Lord Johnson, actually, kanina, pupunta rin si Pastor Manny, pupunta na siya ng Baguio. Okay lang? Saka choice. Sa akin yung mic. Okay. Pupunta siya ng Baguio, pero sabi niya, nanaginip siya. Nanaginip ka? Tama. Nanaginip. May napanaginipan siya na nag-pray na nakasama niya ako. No? Sabi niya, oops. Kailangan ako pupunta sa pagpipit kasi binigago rin si Lord sa kalupit. Wow! Wow! So,
sinasabi sa kanya, pero medyo skeptical. Alam ko, lagi naman kung gusto naman ito yung ginagawa si Lord eh. Lagi naman, sabi niya may ginagawa, may gagawin si Lord. Like, whoa! Di ba? Okay, pero kaya nag-worship ako, may binigay na yung structure si Lord na tawag. Like, wow! May gagawin siya talaga si Lord. Wow! Okay, excited niya ako. Okay. If God's your father, number one, He wants you to be at the best in life. Amen. Kapag nanay ka, kapag tatay ka, o mas na hindi ka pa nanay, hindi ka pa tatay, ano ang dream mo? Tanong ko sa'yo, ano ang dream mo sa anak mo? Binata ka yung mga, ano ang dream mo sa anak mo? Sabi ni Jesus, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more yung tatay mo sa langit? Ano ang dream mo sa anak mo? Yung isang anak ko, si Amy, sabi niya, ang dream niya, tinanong niya, pag laki mo, anong gusto mo maging anak ka? Sabi niya, gusto niya raw maging traffic man. Okay, I have nothing against traffic man, pero iba yung dream ko sa kanya. No? Gusto ko mas comfortable yung life niya kaysa yung traffic man, pero anyway. Yung sa pangalan ko, nung maliit siya, anong dream mo, anong gusto mo maging paglaki mo? Gusto niya maging mall owner. No? Wow! Okay. Eh, nagbago na yung si Ellie ngayon. Gusto niya lang maging, ano, YouTube sensation. As in, ano siya ngayon eh, parang 10 years old, talaga ano siya ngayon. Talagang nagpa-practice na siya para sa YouTube, no? Yung mga ginagawa sa mga craft na sila yung talaga sa YouTube. Okay? Okay. So, hindi ko alam kung paano ilalagay pangalan niya. Siguro magsisimula niya sa birthday scripture. But anyway, you have a dream. Diba? You have a dream for your child, you know? Gusto mo, hindi, maybe not siya pinakamayaman, hindi naman siguro siya pinakamayaman na tao ng mundo, hindi naman siguro na lipang-lipang na sarap niya, but you want him to have a comfortable life. Gusto mo, meron siyang magandang kinabukasan, meron siyang magandang buhay, meron siyang may bahay siya, may kotse siya, mas kaya yung kotse niya, hindi may sports car, I don't know, basta gusto mo may kotse siya, gusto mo comfortable siya. Ganun din ang amang mo sa langit. You don't need to convince him. Gusto niya magkaroon ka because if he is your father, yun ang gusto niya. If he is your father, he will not tell you what to do all the time. He will teach you how to think. May mga ibang Kristiyano, akala na, Lord, anong gusto mong gawin ko? At yes, we have a relationship with God. May mga times, Lord, gusto, anong gusto mong gawin ko, gagawin ko? Totoo yun. Pag may mga bata, parang hindi sila gaganaw. Parang yung mga times, sila nag-pray ka, pag pinagsasalita si God, kasi hindi nagsasalita si God, kasi ang sinasabi niya sa'yo, bahala ka, anong gusto mo? Amen. Sabi ko na that perspective ka na parang sila robot, parang sila puppet na, Lord, ano ba gusto mo gawin ko? Laging ganon. Lord, bumunta ba ako dito? Gagawin ko ba ito? Parang utos-utosan siya. Hindi ko siya ganon. He's your father. I know of a person na nagpa-fasting siya. Sabi ko, bakit ka nagpa-fasting ngayon? Sabi niya, kasi mayroon kami, meron kang pinag-pray na healing hindi nangyayari at nag-pray, ano ba Lord, ano ba gusto mo gawin ko para mag-iari ko na healing? Kaya mag-fast ka ng 1 week. So, mag-fast ka ng 1 week. And that's true, that's okay. Namisang gagawin ni Lord yun. Pero pagdating sa kanya, lahat ng desisyon, pag-healing, pag kailangan breakthrough, nagawin lahat pinapastate or hindi pinapastate, lahat pinatanong ni Lord. Para si Lord, lahat may obstacle sa kanya, Lord, ay sabi ni Lord, kasi sige, kung anong kung makinig ka sa akin, ito yung formula, ito yung solusyon, ito laging may gano'n, may tapat sa gano'n. May mga times, you just make up your own decision. Pag hindi nagtatanong, hindi nagsasalita si Lord, it's bahala ka. Amen. Amen. Medyo connected to. If he is your father, he will teach you what a good partner looks like. He will not tell you who to marry. Amen. Say natin to, I want your mind to be renewed that he is really your father.
In 1 Corinthians chapter 7 verse 8, but if you marry, you have not sinned, sabi ni Paul. If a virgin marries, she has not sinned. Yet such will have trouble in his life, and I try to spare you. But if they do not have self-control, let them marry, for it is better to marry than to burn with passion. Sa panahon nila, that was a few years bago bumibay yung Jerusalem, that was a few years bago magkaroon ng destruction sa nation nila, kaya sabi ni Paul, it's a dangerous time, huwag kayong mag-asawa. Meron advice ko sa iyo. Pero, pag gusto mong mag-asawa, okay lang. So, hindi nakigat sa inyo. Gusto mong mag-asawa? Okay. Ayaw mong mag-asawa? Okay lang. Advice ko sa iyo, huwag kang mag-asawa. Pero, pag hindi mo kaya, so, ano na pumupot ako yung mga hormon mo? Nagwawala na. Mag-asawa ka na. So, if you read that verse, it goes against maraming belief ng mga Christian, maraming pag-iisip ng Christians, kasi maraming mga Christians, Lord, ano ba yung will mo sa akin? Sino ba yung will mo sa akin? Ano ba, meron silang isang God's will lang. Sa buong mundo, sa billions of people, may isang God's will lang. Paano pag nagkakali ka? Paano pag God's will mo eh, tumuto sa iba? So, wala ka na. Single for life ka na. Kaya lang naman kumuha ko pa iba. Kung gusto ko God, kumuha ko iba. Eh, iba. Isa lang eh. So, yung pangalawa mo, yung pangalawa choice mo, nagkakali ka na. Yung nagkakali mo, baka para sa iba pala to. O di domino effect na ito, dito rin yan. Isa lang magkakali nun, maalaki ng effect. Pero gusto mo ba ako maging single? Gusto mo ba ako mag-marriage? Sabi ko, bahala ka, kung ano gusto mo. Paano ba nalaman kung ano gusto? Ano ba mo? Sabi ko, eh kung di mo kaya, ano ba sabi ko na? Like, paggabi na sa'yo, nakakarnan niyo ko lang. Paano ba nalaman? Sa vision? An audible voice? Hindi, kung hindi na kaya ng hormone mo. Yung determining factor. But is your father, you know, bahala ka, gusto mo mapayat, mataba, gusto mo 100 pounds, 200 pounds. That's up to you, most of the time. And I believe yung mga times sabihin ni Lord sa'yo na magsasagay si Lord. Yung mga times magsasagay si Lord, I know this person. Sabi niya, Pastor, nakatulong si Pastor John sa akin, Pastor John Eric, ng malaki. Kasi meron akong isang babae, nabago natin ba ako, isang babae, talagang gustong-gusto ko, dati kami, pero yung babae, ayaw sa akin. Pero ano eh, talagang gusto ko talaga siya. Tapos may mga narinig pa ako prophetic word, nakarisipa ako prophetic word about that girl. Tapos sabi ni, in-advise siya ni Pastor John, si God, he will respect your will. He will respect yung will ng babae. Kung ayaw ng babae, hindi niya pipilitin yung babae. At God can make suggestions. At ito, okay yan. Ito na lang, okay yan. Okay? But he will also respect yung will ng lalaki. Eh kung sinabi sila this ni Lord sa'yo, itong babae yan. Tingnan mo yung babae, sabi mo, ayoko, Lord, maawa, ayoko. He will respect your will. He's a father. Eh, tingnan mo, hindi mo sabihin sa anak ko, anak, ito pangakasalan mo, ito, wait, ito. Wala ka ng problema, may kotso na to. That's up to him. I will give him principles, I will teach him principles. Ito pa maayos na babae. Kasi lahat ng anak ko, itong anak ko na lang. Ito maayos na babae. Okay. Itong mga babae na to, bahala ka na. Nakakahiya. Mag-ilaro sa bahay. Mag-ilaro niya. I will teach him principles, but I will not tell him who to marry. Ganun din ang Panginoon sa inyo. He's your father. If God is your father, you will be careful not to hurt your feelings unless necessary. Tama? May mga ibang tao, pag kang masakit magsalita, lang si Lord, masakit magsalita si Lord. Pinapaiyak ko lang ni Lord. Hindi ko totoo yun. You can have this copy after, later, no?
100 verse 9. You know that one. Proverbs 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Pag kinakausap ko ni Lord, madalas po gentle. Advice siya sa iyo. At tingin mo, ina-apply niya advice siya, of course. Proverbs 31:26, when he speaks, or she speaks, her words are wise, and she gives instruction with kindness. But pag nagsasalita si Lord, yes, may mga times, i-review ka ni Lord, yes, mga times, naniwala ko, mag-aagalit si Lord sa'yo, pag sobrang makulit ka, but most of the time, he will be kind to you, because he's wise. He will speak gently sa'yo. Sabi sa Bible, do not exasperate your children. Father, do not exasperate your children. Si God, hindi kayo exasperate. Alam niya, level mo, alam niya, hanggang saan na kaya mo. I saw this in Facebook. Sabi niya, yung emotion mo harms your body. If you're angry, your anger weakens your liver. But grief weakens the mouth. Worry weakens the stomach. Stress weakens the heart and the brain. Fear weakens the kidney. And thank God, hindi po rin sa kalupit. But there are many places po. Lagi, you know, picture na inaanong na si God. It caused people to be angry, it caused people to be stressed, to be worried sa mga kasalanan nila, kung ano, na hindi nila ma-please si God. Even yung physical body mo, pinaintig ba yung physical body mo, na hindi niya kaya yung mga negative emotion, may na-apektuhan sa kanya. And that's the same way I believe si God po, hindi siya nagpa-cause ng stress. Okay. And some people, some kid, have this picture ng daddy niya na na-abuse siya. But maybe, hindi physically, maybe verbally. And stays with them. Hindi po ganun ang Panginoon. If demonyo ganun, si God, hindi po ganun. Amen. If God is, if He's a good Father, hindi siya ganun. And God is our Father. If God is our Father, okay, at times He will be playful. Amen. At times, God will be playful. John 41 verse 5, will you play with him? Sabi Job, at ang tigal ni Job, ask me the bird. Sabi niya, talking about a Levitian. Sabi niya, paglaro ko ba sa kanya? Parang yung pet mo na ibon. In other words, siya, paglaro siya. Sa isang Levitian, isang sea monster. I don't know if that's literally sea monster. But he's saying na, aking paglaro ako. Gagawin niyo ba yun? In Zechariah 8 verse 5, in the streets of the city will be filled with boys and girls playing, saying in Hebrew word. In the streets, gusto ni God po. Yung word na, you play. He wants children to play. Ecclesiastes 3 verse 4, a time to eat and a time to laugh. Yung Hebrew word there is play. So, si God po, minsan, namumulit. Minsan, nakipaglaro sa'yo. Isa para binahagis ka niya. And some people does not have that perspective. Kasi dati wala akong ganun perspective. Kaya kung nag-pray, tapos sa prayer mo, asking group niya, na-offend ako. Wow. Misan, naalala ko si Pastor Bernard, he has this vision. Nakita siya ng maraming mga angels, mga angels para millions. Alam mo ba? So, tama, kulit-kulit daw. Umasok sa isang meeting, may meeting, tumatalo ko yung mga angels, naguguluhan yung meeting. Tapos, yung mga angels nakikita sa church. Tapos, kinausap siya isang angel. Then, sabi, alam, gusto namin yung simbahan ninyo, sa grupo ninyo, gusto namin sa mga angel. Kasi sa ibang lugar eh, wala kami pwesto rin eh. Pero sa inyo, gusto nyo kami, no? Kaya kung nakaanap na ganun lugar, yung mga tao. And because that's part of God's nature. Diba? One world. Ito man. Okay. Ganun rin eh. One time, we're talking about we are the body of Christ. Sabi natin, body of Christ. Body of Christ. So kung anong sa body,
naranasan ng isa, naranasan din ng isa. Diba? Kung papainom ito si Pastor Manny, we are part of the body, hindi mararanasan si Ruben. Si RP dito rin. Ayun nila. Kami, pag, na, pag pinag-pray ko ito, matatamaan yung dalawa. Drink, 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 drink. Drink, 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 drink. Kakulitan mo na rin. Kakulitan din mo rin. Sinod, maraming kakulitan si Lord. Amen. Meron mo rin. Meron mo rin. Tawag mo na si Ruben. Haji! Purete! Nakulutan ni Lord. Diba? God is playful. Amen. Amen. Hindi pa rin yata kayo, baka ako susunod. Nasa wedding ako, ni Jack, nag-officiate ako ng wedding. Ito ako si Jerome. And I was kidding them. Ito si Pastor Manny. Sa start ng wedding, kasi ako si Jerome, sabi ko, Jerome, musta ka? Hindi pa nag-start. And sa start na pala, nandun na yun yung bride. Ano, musta ka, Jerome? Kinakabahan ka ba? Sabi Jerome, di ako kinakabahan. Sabi ko, ako pag kinakabahan yung, ano, yung groom, ako kinakabahan. Baka expert na yung groom, eh. And I was joking all the way, no? By the end, siyempre, okay, magkikiss na sila. Kasi kay kiss na kayo, 5 seconds. pero binabalansi ko rin kasi hindi iniisip ko rin may mga tao ron na you know mga Chinese na society Jerome na very conservative baka ma-offend sila in fact kung kinasal ko ng mag-asawa yung asawa ko na puspos tawa ng tawa kaya kung naramdaman ko rin yung asawa ko talaga tawa ng tawa kasi mo ng tawa ng tawa tapos may relative siya na no-offend. Kaya pag nandun sa wedding, lahat ng tao lahat ng masaya, di ba? Yung bride tsaka yung masaya sila. Yung guest, masaya rin kasi hindi ganila na. Kapag anak nyo may kakasal, di ba? Now, bakit mga tao nyo yung pag-iisip? Like yung sorry na na-offend. Sabi, hindi pwede ba pinagtatawa? Ba't pinagtatawa mga to ay wedding to? Bakit mo ganun sila pag-iisip? Kasi they have a picture na si God seryoso. Masaya yung group, masaya yung mga tao, pero hindi ko pwede masyadong maingay kasi nandun ko sa presensya ni God, si God, seryoso. God is a serious side, of course. Pero he has a happy side, a funny side, a playful side. Bakit? Kasi he is your father. If God is your father, diba? Sometimes he is playful. Amen. Okay ka na, Ruben? Pinita tayo, pinita tayo. If God is your Father, you need not beg Him to answer your prayers. Amen. 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 Sabi sa the Bible, Matthew 7:7, beg, and it will be given to you. Tama? Tama? Amen? Amen. Ask, and it will be given to you. Ask! You don't need to beg. Yes, naintindihan ko may mga time talagang frustrated ka at may mga time na talagang bakit di ba ito nababago eh? And you cried out to God and wala akong problema. Sometimes I cried out to God, God! Gusto ko lang ako ng breakthrough. And some people think that pag nag-beg sila, God! Doon na sasagot si God. Doon na pakikinig si God. Sabi, ask!
Si Peter ni Austin. Hindi ka nagkakuya, may brutale. Lahat ng tao nila, iyakin nila. Ito nila, iyakin natin sa Panginoon. It's reverend. It's a group, eh. Iyakin natin sa Panginoon to. And then I want to be transpired. May iyakin, iyak ka. But many times, stuff like that. Ang ito ng verse, simply, us. Because He is your Father. Imagine mo, every time pupunta ka sa tatay mo, may kailangan sa tatay mo, kailangan na alaw. Oh, I got you! Ridiculous! Okay, dahil yung problema ko! Di ba? Pag sa tatay mo, you just ask, Dad, kailangan ko nito. E pag di pa dumarating sa tita, di ko alam bakit hindi dumarating pa. Di ko alam ang problema, but... You just ask! I remember there's this girl nag-attend sa klase namin, and after the meeting, she was on the floor and she was crying, she was bowing down, pakitin si Lord Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanya, bakit ka nagbe-beg? Bakit ka nasa floor? Tumayo ka, anak kita, hindi ka slave. Amen. Amen. Sa Saint Park Makati, nagkaroon lang kami ng projector, no? May isang nag-attend ng Impart, lalo sa US, pinag siya, nag-attend siya lang one time. After nung one time nag-attend niya, nag-chat siya sa akin, sabi, wala kang projector, no? Gusto niyo ba, gusto ko mag-donate ng projector. So, hindi siya nagbigay ng projector, nagbigay siya ng pera, tapos, pumunta ko sa SM, hindi ako isa-isa yan. Naghanap ako ng price. At sabi ko sa kanya, the price is like 23,000. Kuna ko lang 24. So, nagpagalas siya. No? 24,000. So, hindi ko ito nagtapos ako. Nakita ko sa baba, 19,000. Like, it's the same model, 19,000 lang. Tapos, habang nandun ako, may nakita kong actually dongle. Correct ng dongle. Parang wireless siya. No? And yung dongle, alam ko yung dongle kasi ng Epson. It's 4,000 plus. So, sabi ko, masyadong mahal yun. Pagpunta ko lang doon, sabi ni Tindero sa akin, sabi ko, wait, meron kami, may dami sa kapilang tindahan. Gusto ko, galing ko sa inyo. Mura lang kakalabas na, ako lang yung lumabas yun. No? It's just 2,000 lang. And then, different. Diba? These are not needs. These are what? Pwede naman tayo mag-preach na walang projector. Pwede naman mag-preach na may cable na walang wire. But these are wants. These are not needs. These are wants. Maraming mga Christian, akala nila si God sumasagot lang ng needs. Pero yung wants mo, gusto niya sagutin. He is your Father. Amen. Hindi na makibura ng mundo kung wala kami projector. Diba? Okay. Isang sabi na kaawal sila, wala yung pera, hindi mo sa Malaysia, yung pera, hindi mo sa... Yes, gusto ni God yun. Pero, it's not just interested with your need, yung mga wants mo. Ano ba wants mo? Tatay mo siya. Tatay mo siya. Amen. Pero nga isang sulut-sulut siya, kung nagkati siya, impart, hindi ko alam bakit eh. Siya lang nagkakaroon eh, nag-gustom. Ano yung gemstone sa Nogan? Ba't ako ang gemstone? Marami nahihirap ko. Ito, may gemstone ka. Di ba? Gusto ni God. Di ba? Excess. Gusto ni God yun. Kasi He's your Father. Tapos na tayo. If He's a Father, He's more concerned about you than your sin. This is a revelation to some people. He's more concerned about your welfare than your sin. Yung mga tao, inisip nila si God, ang number one concern nila, kasalanan mo. Ang pangalawang concern ni God, yung welfare mo, yung emotions mo, okay? Yung pangatlong concern ni God, yung relasyon mo sa Kanya. Pagtake siya, balitan po. Ang unang concern niya, ikaw, kumusta ka na? Emotionally broken ka ba? Kailangan ba ng healing? Ano ba problema mo? Susunod yung relasyon mo sa Kanya. Okay, susunod na yung kasalanan mo na kailangan natin ayusin kasi kasalanan mo, it's hurting you. Religion makes you think na lang iniisip ni God ay kasalanan mo. They have a picture of God as a judge. But God is not a judge, God is a father. In fact,
mali po yung picture, iba po ang picture natin ng judge, iba po yung picture ng Bible ng judge. Pag sinabing judge sa Bible, tignan mo yung book of Judges, ano ba tinawag ng judge? Sa atin, pag inisip natin ng judge, inisip natin judgment. Yun yung mga tawag sa sentence sa'yo. Okay? Pag tinignan mo Bible, more on deliverer. Samson was a judge because he delivered the Israelites. Okay? Minanlo ko sa'yo, na wala ka ng pera, God is a judge, babalik niya yung pera. Okay? It's a different perspective po. Yung sinasabi na hindi ka i-judge sin mo in the future, but more on the Bible times, ang inisip niya, pag inisip niya judge, it's a person na he will bring justice. No? Inheritance may healing. May sakit ka. That's not judge. Justice. So yung judge, he will bring healing. So, balik tayo sa point ko. God is more concerned about you than your sin because he is your heavenly father. He is your father. He is a father. If God is a father, he will never make you feel bad for not reciprocating the sacrifice he made for you. Diba? Napapaisip, Jesus sa'yo! Bakit ganun ang buhay mo? Bakit hindi ka sumusunod sa kanya? Bakit hindi ka, I mean, God will never do that. Pwede mo sabihin sa sarili mo, he died for me, I will die for him. I will give my life for him. But he will never require you. Hindi niya sasabihin sa'yo na, eto ginawa ko sa'yo, mahiya ka. Malaking utang mo sa akin, eto yung ginawa ko sa'yo. Okay? But ginagawa mo ng pera sa anak niya yun? Hindi. Kung baka yung ginagawa nyo. Ito mga kinain mo. Ito hospital bill mo. Okay, dito binis ang bahay hindi mong magawa. Laki-laki na utang mo sa akin. God is not like that. Okay. And yes, pwede ka magkaroon ng attitude na ganyan. Sabi mo, yan, ang dami ginawa ni Lord sa akin, I will be grateful, I'll do something for Him. Okay? But hindi po sisingin lang pati mo sa'yo. Because it's a gift, He's a Father. If God is your Father, He does not want you to sin. He does not want you to sin, not because sin hurts Him, but because sin hurts you. Hindi kasi nasisira rin ito sumba. Hindi kasi huwag ka magkasala kasi ako nakakaya naman sa kapitbahay, isipin nila, ganito pala mga Kristiyano, nasisira ang pangalan ni God. He's more concerned about you. Love is not self-seeking. If, di ba? Ganun ang parents eh, di ba? Ang inisip niya muna, anak. Hindi siya. If God is your father, He will give you a book full of wisdom. He will not buy a book full of rules. A lot of people, when they read the Bible, tinitingnan nila, it's a rule book. Nabasa nila, how to be successful, ito yung mga points. The next day, makahanap na sila, ito yung mga points na how to be successful. The next day, may hanap na, eh, marami na. Hindi nila ma-fulfill niya sa ang dami-dami nila nakikita. It's not like that. May kinalakot, nabasa niya sa verse, sabi niya, yung communion daw, do this as often as you drink in remembrance of me. So every time na maalala mo raw si Jesus, yung ginawa na niya sa'yo, mag-communion ka, kung binasa mo yung verse na yan. So looking from the perspective ng law, ng rule, lahat ang mabasa niya, rule, na kung every time kailangan ako mag-communion. Kasi maalala ko si God. Kung hindi ko hindi ako nag-communion, sabi hindi ko naalala si God. Sabi nakakayaan naman kay God. Diba? So nagiging room na sa kanya. Ano yung mangyayari? Ina-play mo talaga yun. Yung nalang ang bote. No? Marami kang dalang bote. Yung pag-alang nag-worship, naalala si God. Naalala ko si God. Diba? Jesus. It's ridiculous. If you read the Bible like a law, hindi po mo lang, relationship po yan. Sabi sa Bible, when you pray, you ask anything in my name. Kasagutin ni God. So tayo, legitan na maraming tao, may pag-iisip tayo, kailangan loving in Jesus' name para may effect. Yung Jesus' name, yung authority, alam mo yung authority mo. Ang sinasabi ng Jesus' disciple niya,
alam mo ikaw, love ko ng Father ko. So, pag-ask na sa kanya, ibatakatam kita. Para ganun yung sabi niya, ibatakatam kita. No? Anak, talaga tanggap ka na ni Lord. Kagaya ko, tanggap ako ni Lord. Ni God, tanggap ka na rin. So, gamitin mo ng pangalan ko para pumunta ka sa Clarissa. Gamitin mo ng pangalan ni ganito. Gamitin mo ng pangalan ko yung nasasabi niya. Isang people na kita rin. Lagi, inahan ako in Jesus' name. And when revival comes, napapansin ko may pinipipira ko, gumagaling, wala, hindi ko nga na-make in Jesus' name, gumagaling. Kasi it's not the formula. It's yung connection ng heart ko sa Kanya. Alam ko may authority ako kasi connection ng heart ko sa Kanya. It's not, ako kinakausap ko si God. Every day, no? Nabasa ko yung Benny, pag-isip mo naman na, good morning, Holy Spirit! But, eh, walang effect yung good morning, Holy Spirit. Kasi hindi narinig God, walang Jesus name. Good morning, Holy Spirit, in Jesus' name. Uy, ang ganda-ganda ng araw, ah. Ganda ng panahon, naging, ah, God, ganda, in Jesus' name. Diba? Tapos maglalakad ka pababa, di ba? May kakain ka, oh, sarap ng pagkain, ah. God, in Jesus' name. And kakain ka, kakain, kailangan ka. Mag-may clean prayer. Parang, hindi nga talagang good prayer po. Diba? Kaya, hindi sabi tayo, gutom ito. Kasi hindi dapat talaga gano'n. Dapat mahaba prayer. May lumahaba. Huwag tayong mahaba lang, di ba? Mag-prayer. Nakatagay yung rules. Ito parang verse na, do everything in the name of the Lord. Do everything, maglalakad ka. In Jesus' name. Hello, in Jesus' name. Diba, kaya na siya, in Jesus' name. I mean, biligo ka, in Jesus' name. Do everything eh. I mean, the Bible is not a book of rules. Baguhin natin, pagbabasa natin ng Bible, relasyon po. Relasyon po. Ang Bible, pag nakita rin ang kontrata, kontrata sa bahay, very specific po ang kontrata. Pag ganito, pag lumapas ka, ganito, hindi ka nakabayad, ganito yung penalty, yung nagsusulat ng kontrata, very specific na walang loophole. Pag magbasa ka ng logo, very specific po, no? Pag binabasa ng Bible, hindi po logo. Kaya parang, bakit ganun sinabi niya? Okay. And sometimes, you have to read another verse to confirm this verse. But to sabi sa verse, if you sabi sa verse, eyes are full. Or else he will be something. Kailangan sagutin mo rin yung full. Sa kabilang verse, do not answer a fool or you'll be like him. Answer a fool or you'll be wiser in his own eyes. Do not answer a fool or else you'll be like him. Ano to? Well, it depends. Kung si, ano nag-a-apply sa inyo, panahon na yun. Intindihan nyo? It's a book, a love letter, relasyon, gusto't nakalagay sa Bible, ito'y nangyari, ito sinabi ni ganito, huwag mong gawin rules lahat. Amen? Intindihan nyo ba ako? Because he is your father. If he is your father, he will not ask you to apologize every time you start a conversation with him. Walang effect na mag-prayer kapag hindi ko nag-sorry sa kasalanan mo. So, kung nagkasala ka, kung tayo nagkasala ka, mag-sorry ka. Pero hindi every time, imagine mo yung anak ko, malapit sa akin every time, oh, daddy, patawarin mo ako sa kasalanan mo magkaapon. Good morning, gano'n. It'll be ridiculous! Alam ko siya, ridiculous! In fact, kung tinimember ang depresi po yung saleta ni Paul, hindi naman siya nag-ask for forgiveness every time nag-ask na confess siya. Pagka nagkasala ka, yung tayo nagkasala ka, Lord, I'm sorry. In fact, you can say, Lord, I ask forgiveness in a sense, para mag-okay ka, pero totoo lang, you are in a state of forgiveness. You're always forgiven because of the cross, no? But, of course, you say, Lord, I'm sorry, yung time, hindi yung lagi. Yung may mga tao, parang kailangan na doon, kundi hindi masasagot yung God prayer. It's religion. It's your father. If he's your father, he does not want you to walk on eggshell whenever he's around. Nagtatakot ka sa kanya. Ang tatay mo, hindi siya masaya kung takot ka sa kanya.
Yes, may sense the fear of the Lord, respect of the Lord, like tatay mo, may sense na takot, like certain takot. Pag si, I'm sure si Pastor Joe, may certain takot din sa Lord of Harrison. Lahat tayo, may, dapat may gano'n kasi yung respect. Gusto mo, yung relasyon mo maayos, no? May gano'n. But, hindi takot ka. Hindi takot ka nga. Isasama ko ng tatay ko. Hindi tatay yun. You're not seeing Him as a father. If God is your father, He will not make life hard for you. In fact, He will do His best to make life easy for you. Hindi masyadong easy to the point na maging lazy ka, but easy enough that you will enjoy life. May nakita kong, hindi sana isa sa inyo nag-post nito, may nakita kong post sa Facebook, ganito. Sabi niya, ito yung plano mo. Plano ni God, ang hirap. Daming trials, daming challenges. Nakita niyo na to? Kapatid, baliktad po yan. Yung mga ganun pag-iisip, baliktad po yan. Ano sabi ni Jesus? My yoke is easy and my burden is light. Pag yung dalawang hayop. Pamato. Okay. Yung dalawang hayop, yung direction, yung look ni Jesus, madaling dadaanan ninyo. My yoke is easy. If God is your Heavenly Father, He will respect your style. Yes! Yes! Kayo! Pastor Genesis! Kayo, Pastor Max! Kayo ang style mo! Yes! Iba na eh, sa impact patati, meron pa yung remote niya, talaga. Pumiliit, di ba? Talaga, ang galing niya! Ano ang style mo? Okay lang kay Lord. Sabi sa Bible, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible because He's your Heavenly Father. Matapos na tayo. If God is your Father, someday you will be like Him. Yeah! Last point. If God is your... If God is your father, He thinks you are the weakest. Pigit tayo lahat. Wow. Wow. You are the weakest. Okay, di ba? Okay, tingin mo na kayo sa akin dito. Tingin sa slide niya. Dito may baby. Makita yung bata niya, yung baby niya. I feel kanina, sometimes yung mga psychologists, they will ask you to go back to the past. Tignan mo yung bata ka. Kasi sometimes yung mga negative things na nangyayari yung bata. At yung mga negative things na nangyayari yung bata, it stopped a person's growth. Yung mga things na nangyayari sa bata, yung bata siya nakaka-affect sa kanya. The entire life niya. So, some of you, you have a wonderful childhood, praise God. Some of you, may nangyari sa iyo, maybe yung bata ka, maybe yung teenager ka, maybe wala yung tatay mo, absent yung father mo, maybe namulis ka, and maybe na-rape ka, maybe something really evil, horrifying nangyari sa iyo. Or maybe something na napagalitan ka na sobra, nasaktan ka, or something na na-offend ka. I want you to imagine yourself kung meron yun sa buhay mo. I want you to ask God at this time, meron ba yun na nag-i-linger pa? Maybe you think it's just in your past, na nawala na. But maybe nandun pa. Yung may ibang tao, hindi ko lang gagawin ito sa maraming tao, but I've done this on a personal level. Baka meron dito, akala mo wala na, at nandun pa yun, you hurt, that's still hurting even right now sa subconscious mo. And I want to ask this time, ask God to bring you
prostitution, for sin sa past mo. Na it still lingers, still affecting you right now. Okay. After this, we gagawin tayo. Ito gagawin natin. We need to pray. And God is going to take you to a vision. The vision may be so real, maybe it's part of the imagination mo, or may see it na imagination mo to, or itong totong to, or the vision na to, vision na nila to. Hayaan mo na ito. But I'm going to pray, God is going to take you back there. And God is going to heal you at that point. And this is kaya, hindi ko like, a vision na hindi mo na ako maririnig. In this vision, you will hear my voice. I believe you will find God, some of you will find Jesus from that area with the Bible. Lord, right now, I'm just trusting in you right now. Lord, right now, that you will take us back to the lugar na yon. Some of these people need to bring them back to the lugar na yon. It's a struggle nila. Right now, this is the right now, this is the we want to be whole. We want to be whole. We want to be whole. Bring them right now. Tiwala ka lang, Lord. Makikita mo yung surrounding mo, nasa bahay ka pa, at sa school, wherever. I want you to see yourself from that time in bata.
Let your love right now just surround them, envelop them, remove pain, remove hurt. Emotion of coolness right now, let them be free right now. I love you. I receive your love.